November po, nalaman na ng LTO na magkakaroon ng shortage. Ang tanong, Mr. Chair, ano po ang ginawa ng LTO? We fight for our constituents. We fight for these budgets, allocation. Wala pa nga po ako dun sa plaka eh. Nasa license pa lang po tayo sa driver's license. Hindi po kayo nag-agree. Ang daming motorista ang nagsasuffer nationwide dahil sa problema na katulad po nito. QR code. Hindi po lahat ng traffic enforcers ay marunong gumamit nitong tinatawag na QR code. Paano nila ma-determine? Nabanggit po na pwede raw na mag-picturean. The problem again is there are personnel, traffic enforcement personnel. Hindi ino-honor yan. Sarado po ang isip nila. As representatives po of the motoring community, nalilito po kami. Mahirap na nga po yung kapag budget deliberation, there is a disconnect between the legislative and the executive. And it's harder when there is a disconnect inter-agency. It is heartbreaking when it is intra-agency, Mr. Chair. And you would quote with the legalese of this order, that order, back and forth. Sa amin po, I'm sorry, but we do not care, Mr. Chair. Ano pong ginagawa natin dito, Mr. Chair? Tama yung question ng partner ko, si Comboni. Will this be implemented properly? Kasi ngayon lang, with the rule on the plastic cards that we've had, dispersed so much between the LGUs, hanggang ngayon, di pa nga nare-resolve. TILG order on confiscation of licenses, di nasusunod. Tapos ito, magbabago na naman tayo ng sistema. And we are hoping that it will be followed. A few days after, nagpatawag po kami ng meeting sa LTO. Hindi po acceptable sa sitwasyon natin ngayon, yung verbal, yung meetings, yung napag-usapan. Maganda po, maglabas po tayo ng black and white memo para po ma-print out ito ng ating mga kapatid na motorista para magamit nila. In the event na kinakastigo ng pulis o ng enforcer ang isang motorista, may maipapakita po silang memo. Dahil sila naman po ay sumusunod sa anumang guidance o ano ay panututupad po ng LTO, Mr. Chair. Salamat po.